pwede ko ba kayong kwentuhan ng isang kwento na nangyari nung aming EGR? I forgot kung gaano na po ito katagal, pero ang naalala ko lang, batang-bata pa ako noon. Okay, talagang detalyado eh. Kasi ano eh, talagang in-invite ko pa yung uncle ko, ganun-ganun, pumunta. Tapos, maganda yung mga rooms, no? Air condition. Tapos, ang sasarap ng mga foods. Talaga naman po. Actually, yung uncle ko pumunta dahil sa food. Ayaan na natin yung intention niya. Ngayon po, wala na po siya sa mundo, no? Matagal na panahon na ngayon. Ngayon kasi nag-iisip-isip ako. Kasi mayroon pong pagpasok namin nag-session. Pero bago nag-session, napansin ko po ilang beses kinanta yung awiting Come Holy Spirit. Again, I was young. Hindi ko pa alam ang grace. Bagong believer tayo. So, ako always on the go. Pero on fire ako sa Lord during that time. Maski hindi ko pa alam yung grace. Madalas akong sumasama sa mga kung ano yung mga gatherings, mga youth camps, mga ganyan. Diyan tayo. Kompleto tayo dyan, no? Oo, pero yung EGR ang tumatak sa isip ko. Kasi yung venue, ang ganda ng venue, hindi ko nababanggitin kung ano yun, kung saan yun dito, no? Yung venue, pagkaganda-ganda, naglagay ng malaking cross. No, cross, malaki siya. Pero walang nakalagay na tao, walang ribulto, syempre. Pero dun sa cross, may nakalagay na malaking tinik corona. Koronang tinik. Oh, nandoon. Ano kayang koronang tinik na yan? Parang real. Parang totoo siya. Tapos sa baba nun, merong table wherein merong tatlong pako. Malalaking pako. Siguro sumisimbolo sa mga pako ni Jesucristo, no? Okay. To make the long story short, impress ako sa venue. Ang gagaling din nung mga speakers. Merong isa doon na nagkwento ng buong buhay niya. Mga hindi namin dapat marinig sinabi niya. Kaya ngayong nasa grace na ako, I suggest huwag kayo nagte-testimony ng mga very personal. Kasi pag chichismisan po kayo, maniwala po kayo sa akin. Oh, ako never. Ako nag-ano dyan. Nasa grace na ako ngayon. No way. So, ito po ang gusto kong sabihin. Alala ko yon. Ito ha. Dumating kami sa venue around 2:30 p.m. ng hapon. So, yun. Impress kami. Actually, kadarating pa lang namin registration. Tapos pagdating ng past 3, madali lang po eh. Nandun naman. Computerized naman yung registration. So, pagdating namin mga past 3, nandun na kami sa venue. Ayun na. And then, dumating na yung nagli-lead ng praise and worship. Mga Hillsong and songs namin. Pero ang napansin ko, inuulit-ulit, nasabi ko na po kanina, di ba? Inuulit ko yun. Come Holy Spirit. Ayun. So, matagal ko, simula nung panahon na yon, matagal kong di ganung narinig yung Come Holy Spirit eh. Kasi may paborito niyan, mami ko pa eh. Meron siyang CD niyan eh, inuulit-ulit niya. Matagal kong din narinig yung CD na yun siguro, kaya medyo tahimik yung tenga ko sa awiting yan. Napansin ko, Come Holy Spirit, inawit. Mas mahaba doon sa kinanta sa Hillsong, yung Shout to the Lord. Yun ang anong opening song po namin, Shout to the Lord. Oh, huwag na ako kumanta. Makapirat clean pa tayo. Shout to the Lord. Tapos, sumunod agad si Come Holy Spirit. Tapos napansin ko, parang binilisan nila yung beat. Come Holy Spirit pa din. Tapos nagpunta na dun sa testimony nung isang tao. Tinawag na po siya. Agad-agad po, may testimony po. Pero yung nag-testimony po, later on, magiging parang host speaker siya. So fine. Ang sabi agad niya, ibang-iba po kapag ka nasa atin ang Holy Spirit. Kaya tatawagin natin siya. Take note niyo po yan. Wala pa ako sa grace. Hindi ko po alam ang grace. Tatawagin daw niya ang Holy Spirit. Ano yon? Mag-aalas 4 pa lang siya ng hapon. Ha? Tandang-tanda ko yan.
come Holy Spirit na naman, this time acapella. Pagkatapos nag-testimony siya, katakot-takot na testimony, pagluha, pag-iyak, ang taga niya nagsalita. Mag-aalasin ko, imedya na nung natapos siya, testimony lang yun ha. Pagkatapos ng testimony niya, come Holy Spirit ulit. Bago kami mag-dinner. Again. At eto pa, nung dinner na po namin, ha, babae naman ang nagsalita. Bago natin umpisahan ang ating meal, sabi niya, dinner. Kinagagala ko po, nandito po tayong lahat na magsasama-sama. Siyempre, kinuha niya sa Bible yon. Sabi kasi ni Dios sa disciples niya, di ba, it's been an honor na makasama ko kayo in this Passover, di ba, sabi ni Jesus. May siyempre, doon niya parang ginaya yon. Sabi niya, kagalakan ko na makasama kayo, blah, 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 etc. Okay, fine. At ngayon, tawagin natin ang presensya ng banal na Espiritu. Oops! Diba, tinawag naman nila. Ako, bata ako nun, sabi ko, wala lang, hindi, fine. Eh, ako gutom na ako, ang sarap po ha. Ito, share ko lang po. Hindi ko makakalimutan yung puchero. Masarap yung luto ng puchero. Na, opening yan, talagang wow. Hindi na ako makapaghintay. Nasabi ko pa kasi, ang tagal naman magdasal ng babaeng ito. Ako pa sa isip, gutom na kami. Pati yung kasama ko, gutom na. Oh, tagal niya. Talagang come Holy Spirit pa rin talaga, no? Ayun. Tapos meron po siyang panghimagas na salad. Salad po. At saka syempre meron tayong Pepsi or Coke, whatsoever kung ano 'yon. Ayun. Busog na busog po talaga kami. Oh, so ayun. So pagkatapos noon, syempre alas 7:30, may isa pang session. Mahaba itong session na 'to. Tatagal daw ito hanggang 9:30. So ang sabi po sa amin mag-CR na blah 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 chu. Ayun. Pagkatapos noon, 7:30 to 9:30, ayan na po. Kantahan na naman po tayo. Praise and worship. Okay, tumagal ng 30 minutes. Pero alam nyo kung anong kinanta na naman? Come Holy Spirit ulit. Nagtataka po ako. Ano to? Doon nagtisa. Paborito yata nila to. Kako na lang. Fine. Siguro nga. Pagkatapos, may nag-talk. Yun, yung umiyak. Umiyak yung ano, after 30 minutes ng awitan na yan, may umiyak na naman. Yung isang kasamahan namin sa dating church namin na institutional. Kwento niya, tungkol sa buhay niya. Actually, mga masisela na bagay po. Kaya sabi ko po, kasi itong taong ito po, makinig po kayo sa akin ha. Pinag-chismisan nila pagkatapos ng testimony niya. Sabi ko, parang may mali. Hindi dapat niya sinabi yun. Kasi may kinalaman po sa yung pagsisiping na mag-asawa and all that. No, hindi na dapat sinabi. Maselan po kasi. Oo, nasa palpito ka. Alam mo, kung nag-share ka sa palpit, feel na feel mo. Ikaw, feel na feel mo, malamang sa'yo, your intentions are good. Ha? Paano yung listeners mo? Pinagtatawanan na siguro siya. Yung chismis na eh, alam mo sabi ng katabi ko, ay, kilala ko yung asawa niya, kumabit nga raw asawa niya sa iba. Yun. So, doon ko nakita, parang hindi na kailangan yan. Ako, hindi na kailangan yan. Sabi naman ng isang kasama ko na babae, ay EGR kasi yan Brad, kaya dapat talagang sasabihin mo. In fact, mamaya magsusunog, ito na! Magsusunog daw kami ng papel sa the end. Lahat ng kasalanan namin isusulat namin. Tapos, dinala kami dun sa likod ng venue, meron dun parang pugon. Dun namin tinatapon yun. Masusunog daw lahat ng kasalanan namin. Ay, ano ba yan? Salamat Lord, nasa grace na ako ngayon. O pagkatapos nung tapunan na come Holy Spirit, sabi nung speaker, yung pinaka-host speaker, nasa atin po ang banal na Espiritu, masarap, matulog, hindi po ba? Palakpakan na lang, siyempre. Yes, yes. Natapos ang isang araw. So, 9:30 naman po, natupad naman po natapos. Talagang naka-oras naman po sila. In fairness, yun lang ang maganda sa kala. Yung tardiness nila sa time and all that, maganda po. Punctual sila, fine. Talaga yung oras na nila, laki nga eh. Wala akong reklamo doon. So, nandun na kami sa ano, nasa room na kami, na ano, ganyan. Ang ganda ng room. Provided lahat, yung mga kumot, lahat, ang ganda. So, nakatulog po kami. Pero, may manyanita pala siya. Alam niya yung manyanita. Hindi namin alam yon na pagdating pala ng 3:30, gigisingin na lahat kami.
para pagpatak ng alas 4, maliligo na kami. Dahil at exactly 5 o'clock ng umaga, mag-aalmusal na raw kami ng sabay-sabay. So natupad naman po lahat yon. Minanyanita kami, ginising kami, may kumanta, lahat ng rooms may naka-schedule na. Nagising kami, syempre 3:30. Pagkatapos noon, syempre ligo na, bla bla bla. 5 o'clock nandun na kami sa malaking hapagkain ng kusina. Marami po yun kasi marami kami. Pagkatapos namin kumain, syempre, ang sabi nila, ha, eksakto raw na 7 mag-uumpis na yung session. Pero in between that, syempre nagkakwento muna, nagpakilala dun sa mga baguhan na gano'n ngayon. Fine. Nung pagdating ng 7 o'clock ng umaga, naka-CR na kami lahat in all that. Eto na, alam niyo bungad ng speaker. Alam niyo bungad niya, masasya kayo. Bago natin simulan ang pangalawang araw, isang magandang araw, okay, fine. Maganda, tawagin muna natin ang presensya ng banal na espiritu. Meron doon, makinig pong mabuti, meron doon babae na pilosopo sa likod ko. Hindi po namin siya kilala. Parang delegate din siya na bago. Hindi pa panitawag natin kahapon sa banal na espiritu. Wala pa ako sa grace dyan. Pero siya, napansin niya. At buong maghapon na yon, panay come Holy Spirit. At nung kinahapunan na yan, kasi tawag dito, kinabukasan gagraduate na kami, hindi ba? So, nung kinahapunan na yan, come Holy Spirit pa rin, pero nung kinahapunan na pong yan, nandyan na po yung sabihan ng mga kasalanan, ano yung nangyari, bla bla bla. Parang maraming mga ginawa na hindi naman talaga dapat. Unbiblical kung totoosin. Ito na po yung final day tayo. Final day na po tayo. Pumasok na po sa final day. Graduation day. Opo, okay. Hindi po ba? Kasi it's a Saturday. Nag-umpisa kami ng Webes yan eh. Webes, Biyernes, Sabado. Graduation day namin ng Saturday. Fine. So, inabot din kami ng kwentuhan namin ng ano, kasi alas 8 ang session namin nung last day. Tapos nakita ko po hinahanda ng mga diploma, yung mga gagamitin, ano, and all that. Sabi sa amin, iba raw yung venue na pupuntahan namin. Hindi doon sa taas, hindi doon sa aircon. Doon kami sa baba. Isa po siyang room, maganda rin siya, pero hindi kasi, may aircon na konti, pero hindi kasing lamig noon sa taas. Fine, okay lang sa amin. Pinaupo kami dito sa, anong tawag dito? Dun sa baba, wala pong mga silya yon. Para kang nakaupo talaga, nakasalampak ka. Salampak kayo dyan. Kanyang gano'n, ayun na pala. Ito na po pala yung ano, slaying in the spirit. Yung totomba-tomba. Okay. So, bata pa ako noon. Nagpatumba naman ako. Ito yung first time ko ng slaying in the spirit actually. So, nagpatumba naman ako. Pero, wala naman. Ayos lang. Pagkatapos, sinabihan kaming lahat pumikit. At ito pa ang sabi nung pastor. Pag sinabi kong pumikit kayo. Hindi ninyo madadaya si Lord kanya. Siyempre, bilang mga bata pa noon, natakot naman. Sabi nung kasi yung kasama ko, pasaway. Sabi niya, titilat ako. Sabi niya, hindi niyo madadaya si Lord. Siyempre, natakot na. Hinaluan ka na ng takot. Di, lubusin na. Maya-maya, biglang may tumusok sa akin dito sa may tagiliran ko. Aray ka sa akin. Napa-aray po ako, mga kaibigan. Tapos sabi sa akin nung pastor, imulat mo ang iyong mata sa akin. Corona tinik, yun yung nakita kong nakasabit. Sabi ko, pastor, yun yung nakasabit dun sa taas. Oo, kanya. Ganyan ang ginawa ni Jesucristo sa'yo. Sabi niya, pinutungan siya ng corona tinik. Kaya, dapat hindi na tayo mabubuhay sa pagkakasala. Ganon. Namnamin mo yan, kanya. Mag-meditate ka, kanya sa akin. Pikit, kanya. Pikit uli! Doon sa kabila, ganun naman. Hindi, alternate po. Dito, nababa, tinik. Dito sa akin, tinik.
yung katabi ko pa ako. Tapos nung pagpikit ko na uli, pa ako naman ang tumuso. Ito ang pinaka-ultimate love ng Panginoon sa iyo. Nagpapako siya para sa iyo. Parang kinukonsensya ka, anon. May konting kaya titigil ka na dapat sa mga hindi magandang gawa, bla bla bla. Hehehe, ako ngayon, nasa grace na ako. Ano yan? Ayun po ang nangyari. Hi, to make the long story short, nung ito na, yung bago mag-graduation, tawagin na naman daw ang presensya ng Banal na Espiritu. Hanggang nakagraduate kami, tawag kami ng tawag sa Banal na Espiritu. Until nakakilala ko sa Grace, pag naaalala ko po yung experience na yun, natatawa po ako. Napansin po ninyo, posible pala na may ginagawa kayong mga practices na hindi nakaline up sa salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, ang Banal na Espiritu ay isa sa inyo at mananatiling sa inyo magpakailanman. Paki-ignore po yung aso, please. So, hindi ka naiiwanan ng Banal na Espiritu. Yun po ang totoo noon. Paano ngayon yon? Attend ka ng attend. Ito ang masaklap ngayon. Attend ka ng attend ng mga ganyan. Posibleng mahilig kang umattend ng mga ganyan, ng mga slaying of the Spirit, slaying in the Spirit and all that. Without you reading the Word of the Lord, hindi ka naman nagbabasa ng Biblia, madali kang malilin lang. Palain mo, tawag ng tawag sa Spirit, sa Banal na Spirit. Di ba? O, natulog kami nung first night. Ang Holy Spirit nasa amin, o pagising namin nung pangalawang session, tatawagin huli ang Banal na Espiritu. Bakit? Yung Holy Spirit po, ba tumakas nung natutulog kami? Baka nakatakas. Baka nakatakas yung Holy Spirit, kailangan huliin namin uli. Nakita niyo, that's foolishness. Forgive me for the term. Si Jesus, sabi niya, siya ay isa sa inyo at hindi nalilisan sa inyo. Marunong pa kayo sa Panginoon? Kaya tawag kayo ng tawag. Kung talagang believer na kayo, tawag kayo ng tawag. Kasabihin ng Holy Spirit, anong ginagawa ninyo? Hindi na kumalis. Hindi mo siya ina-acknowledge kasi. Mas ina-acknowledge mo yung sin mo. Mas sin-conscious ka kaysa Jesus-conscious. You know what? If you're under grace, mas Jesus-conscious ka na. Oo, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Pero alam natin, meron na siyang ginawang remedyo dyan sa kasalanan na yan. It is finished already. Kaya kung finished, maniwala lang po tayo sa salita ng Diyos. Ang Biblia. Sinabi ni Jesus na hindi na umalis ang Banal na Espiritu. At kung sinabi ni Jesus, yan po ay totoo. Dahil si Jesus ay Diyos at hindi po siya sinungaling. Sabi ng Biblia, maging sinungaling na lahat ng tao, ngunit ang Diyos, ang Panginoong Jesus, kailanman hindi siya magsisinungaling. Dahil mahal niya tayong lahat. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share Jesus, His love, and His grace. Nakakatuwa po mag-reminis sa mga nakaraan. Although, at least ako, natutuwa naman ako kasi ngayon under grace ako, dumaan din ako sa ganyan na tawag ng tawag sa Banal na Espiritu. Pil na pil ko noon. Pil na pil ko po noon, maniwala po kayo. Kasi hindi mo rin mableblame naman yung ibang tao kasi maganda rin naman yung intention nila. Nga lang, hindi naman nila binabasa ang salita ng Panginoon. Kaya, aminin mo man sa hindi, naligaw kami noon. Medyo ligaw ang isip namin. Pero ang Panginoon kay buti, dinala niya kami sa right gospel. Tinanggal niya ako, kami, sa institutional church. Inalis niya kami sa institutional church. Inalis niya kami doon sa mga, sabi nila, mga pastor daw, pero ang totoo, nagmamanipulate lang. Para, di ba, para hawakan ka, kontrolin ka, inalis tayo ni Lord dyan. Kaya sabi ng Galatians 5.1, manatiling malaya dahil pinalaya na tayo ni Lord Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.